Hello mga kaswak! Welcome sa ating panibagong food trip! Meron tayong iba't iba klase ng pagkain galing sa ELB Food House. Tara, samahan niyo ako, tikman natin ito isa-isa. Let's go! So guys, ito yung mga pagkain na titikman natin ngayon. Itong ELB Food House, meron silang iba't iba klase ng pagkain. Actually, one-stop food house na talaga sila dahil meron silang snacks, meron silang mga merienda, meron silang ulam, meron silang mga silog at binalo. So meron tayo ditong chicken quesadilla, meron din tayo ditong tapang taal, beef tapang taal, at yung lechon na sinigang. Meron din tayo ditong special pansit, yung kanila mga binalot na chicken inesal at yung crispy laing. Then yung crispy tinuguan, tsaka itong ginataang langkaw with seafood. So tara, tikman natin ito. Simulan natin dito sa kanilang chicken quesadilla. Itong kanilang chicken quesadilla, guys, 60 pesos lang to, so perfect to pang snack. Tignan natin kung ano laman ng loob. So may nakikita ako dito ang mga crispy chicken bits. Merong cheese, tapos may tomatoes, cucumber, or yung salsa niya. Then of course, merong mga mayo or dressing. Very generous yung kanilang serving, kung mapapansin nyo. Medyo nahihirapan akong kunin kasi nalalaglag na. So, tikman na natin to. Guys, napakasarap itong kanilang quesadilla. Una pa lang to sa tinitikman natin, ha. Pero ang sarap. Very creamy, very cheesy. Tapos yung freshness ng gulay. Talagang sobrang nagbe-blend, tapos napaka-crispy rin ng chicken kahit na hindi na siya mainit na mainit. Yung lasa niya, very cheesy siya. Talagang yung parang nagme-melt na sa bibig mo habang ninunguya mo. Tapos ang sarap din ng kanilang tortilla wrap or yung quesadilla wrap nila. Nandun yung saktong lambot tsaka yung saktong lutong din ng mismong wrapper. Tsaka guys, tignan nyo guys, oh. Hanggang dulo umaabot yung kanilang portion, no? Talagang sumasagad hanggang dulo. Hindi lang yung mga natitikman ko minsan na quesadilla na nasa gitna na lang halos yung palaman. Ito hindi, oh. Kita nyo guys, oh. Hanggang dulo. Hindi ko to pinipi, ah. Pero hanggang dulo talagang nakaspread ng mabuti, evenly, yung kanilang filling. So guys, tikman naman natin tong kanilang special pansit. So itong kanilang special pansit, top siya ng gulay. Meron din ditong lechon kawali, tsaka itong lokban longganisa. So, itong kanilang special pansit ay 70 pesos lang guys, pero tingnan nyo kung gaano ito karami. Punong-puno hanggang dulo. Buong tub. Talagang punong-puno siya. So, tikman na natin to. Watay ng gulay, ng lechon kawali, tsaka nitong longganisa. Ang bango niya, ah. Ang bango niya, guys. Tignan natin to. Panalo to, guys. Ang sarap. Guys, panalo rin tong kanilang special pansit. Talagang special na special siya. Maybe because itong ang lukban longganisa. Nakadagdag ng smoky flavor. Yun yung dulot niya talaga habang kinakain ko tong pansit. Habang ninunguya ko yung pansit na moist. Actually, hindi dry tong pansit na to. Kaya nakaka-enjoy siya kainin. Tapos yung lambot. Pagka ninuya mo na tong lechon kawali, sumasabog yung taba. May kakaibang dulot talaga sa panlasa mo kapag sumasabog yung taba. Yung parang yung oiliness, yung greasiness. Pero at the same time, yung linamnam ng baboy, yun yung nalalasahan mo. Then, of course, meron din itong mga fresh na gulay. Kitang-kita nyo naman na fresh talaga yung gulay na kanilang ginamit. Then, ang pinaka-highlight nito is talagang sulit na sulit. Budget meal na budget meal kasi ang laki.
for 70 pesos, good for 3 persons na to, I think, for a merienda. Ayos na ayos to. So guys, meron din silang mga silog meals. So meron tayo ditong authentic na tapang taal o beef tapang taal. So ganito yung presentation ng kanilang silog meal. Itong kanilang beef tapang taal ay 85 pesos. Meron ditong garlic rice. Tapos itong nilagang itlog. Tapos meron ditong pipino. Tapos yung mismong tapa topped with toasted sesame. So tikman muna natin itong tapang taal. Malambot yung kanilang tapang taal. So tikman naman natin with the rice. So kuha tayo ng tapa, kuha tayo nitong itlog, tapos yung kanilang sides. Guys, mapaparami talaga kayo ng kain dito. Yung tapang taal, may kakaiba siyang lambot. Actually, hindi siya yung malambot na melts in your mouth, na klase ng lambot. Pero malambot siyang nguyain. Tapos yung tamis niya, gustong-gusto ko yung tamis niya. For me, mas matamis to dun sa mga usual tapa na natitikman ko. Which is for me, mas masarap yon. Mas gusto ko yon. Then, nung pinair ko na siya dito sa garlic rice, panalo, mas sumipa yung flavor niya nung sinabayan ko nitong kanilang pipino. Then yung itlog, of course, nakadagdag ng heaviness habang yung kinakain mo siya. So it's a total complete meal for 85 pesos lang. Sulit na sulit, panalo tong meal na to. Guys, ito naman kanilang mga binalot. Tikman din natin to. So nakabalot siya ng paper wrapper, tapos meron pang paper plate, tsaka dahon, of course, ng saging. Grabe guys, solid to ha. Solid to, ito yung kanilang crispy laing na binalot. Panalo sa amoy, grabe yung aroma nitong laing. So guys, itong kanilang crispy laing ay 90 pesos lang. Meron tayo ditong laing and then yung mga lechon kawali. Tapos, of course, nilagang itlog, tsaka itong kamatis. So, tikman na natin to all together with the rice na. Diretso na. Mmm! Grabe. Sarap. Yung mismong laing, talagang nanuot na yung gata. Kaya kung mapapansin nyo, hindi siya yung masabaw na klase ng laing. Tapos yung crispiness nitong lechon kawali, talagang sumasabog again yung taba pagkang ninunguya mo together with the rice. Yun yung nagpapasarap eh. Tsaka yun nga, yung aroma habang ninunguya mo, may naamoy ka na bango ng laing, creaminess nung mismong gata na nanonood na sa mismong laing. Talagang panalo, ang sarap din for 90 pesos lang to guys. Ang dami na nito, talagang busog na kayo. Guys, dito naman tayo sa kanilang isa pang binalot. So same presentation, nakabalot siya sa paper wrapper. Tapos yung banana, then yung paper plate. Wow, ang laki! Ang laki nito guys, tignan nyo kung gaano kalaki, halos nangalahati lang yung kanin sa mismong inasal. So ito yung kanilang chicken inasal binalot sa dahon, na by the way, they offer it for only rice kapag kakakain ka sa store. Guys, tignan nyo kung gaano kalaki tong kanilang chicken inasal. Halos inlock na nung kamay ko guys. Solid na solid to. So for 110 pesos lang guys, itong kanilang inasal. Ang main difference nito dun sa kaninang binalot ay wala itong nilagang itlog. Tikman mo natin itong mismong inasal nila. Malambot, matamis or manamis-namis, pero sobrang linamnam. Tikman na natin kasama yung rice. Very tender yung meat ah.
Saka tingnan natin, mukhang lutong-luto naman siya. Kasi minsan sa Mang Inasal na pag kumakain tayo, hilaw pa. Tikman natin with rice. Guys, panalo yung manamis-namis na lasa nitong kanilang inasal. Tapos hindi siya yung strong smoky flavor na ina-expect natin usually pag kumakain tayo sa Mang Inasal. Pero ang talagang nagpaangat dito is yung linamnam ng mismong chicken, tsaka yung lambot, yung tender ng mismong chicken nila. Tsaka sa laki nito guys, panalong-panalo kayo for 110 pesos lang. Pwede pa nga nyo itong hatiin o dalawa kayong mag-share. So guys, dito naman tayo sa kanilang lechon sinigang. Ang daming gulay nito guys. Di nila tinipid sa gulay. Then, ayun, ang lechon. Then, meron ditong talong. Yung usual na gulay na nasa sinigang. Then, kamatis. For 120 pesos, guys, may enjoy nyo na ng pamilya itong sinigang na lechon. So, tikman natin. Sabaw at ito. Kasama, lagyan natin ng konting gulay. Panalo. So guys, itong kanilang sinigang na lechon, ang sarap, sakto lang yung asim. Yung asim na talagang medyo mangingiwi ka ng kaunti. Pero ito yung asim na gusto mo sa sinigang eh. Tapos yung lechon, kahit na nababad na siya doon sa mismong sabaw ng sinigang, andun pa rin yung lasa at linamnam ng mismong lechon. By the way, nagtitinda rin sila or nag-offer din sila ng mismong buo na sibulechon. So, lalagay naman natin yung kanilang full menu dito sa video na to. So, perfect na perfect to guys na higupin sa malamig na panahon or iulam or ipakain sa mga anak natin na mahilig sa sabaw. Ang sarap nitong kanilang sinigang na lechon. Tapos, fresh na fresh yung mga gulay niya. Tapos ang dami ng gulay, hindi talaga tinipid. Then hindi ko nabibilangin kung gano'ng karami itong mga lechon na nandito, pero marami guys. Hindi mo naman siya masasabi na parang tinipid sa laman o tinipid sa lechon. So guys, dito naman tayo sa kanilang ginataang langka with seafood. Ang kanilang seafood na ginataang langka, literal na talaga may seafood to. Kung mapapansin nyo, ang lalaki ng portion ng hipon, pati nung mismong pusit. Then kung makikita nyo, naglalangis na rin siya. Yung mula sa gata na pinakuluto na pinakulo hanggang matuyo hanggang maglangis, ito yung masarap talaga na ginataang langka. So tikman na natin to. Ayan. Tapos itong pusit. Sarap. Guys, grabe, sabi ko sa'yo, napatumbaw kanina kasi tataog talaga yung kaldero dito, guys. Ang sarap, sobrang lasa. Tapos yung mismong langka niya, hindi siya yung parang toppings lang itong mga seafood na to, kundi nanunuot talaga yung lasa ng seafood sa mismong langka. Tapos yung habang ginunguya mo, yung mantika ng gata, yung creaminess ng gata na sumiksik na sa mismong langka. Grabe, ang sarap talaga, mapapakanin ka talaga dito. Sira diet mo dito guys, sobrang sarap talaga. For 180 pesos, may enjoy nyo na to. For sharing na ulam ninyo, napaka-solid na ulam. For me, ito yung pinakamasarap so far talaga na kanilang mga natikmang kong pagkain. So guys, dito naman tayo sa kanilang crispy dinuguan. Ito kanilang crispy dinuguan ay 100 pesos per tub. So may meron ditong mga crispy lechon kawali, kaya siya tinawag na crispy dinuguan. Tikman na natin to.
literal na crispy. Guys, panalo, ang sarap din itong kanilang crispy dinuguan. Literal na crispy siya kasi kapag kang inuya mo siya, may crunch ka talaga, maririnig ka talaga na lutong habang ninunguya mo eh. Tapos, yung mga mismong baboy niya talaga naluto na mabuti, then sumasabog ulit yung taba. Yun yung masarap talaga for me. Tapos, napakalasa at hindi malansa itong dinuguan nila. Ibig sabihin, naluto na maigi, malinis yung pagkaka-prepare nila. Kasi minsan, pag dinuguan, ayaw natin kainin dahil hindi maganda yung pagkaka-prepare. Ito masasabi ko, ang linis ng pagkaka-prepare. Kasi wala akong natikman na kahit nakaunting lansa eh. Tapos yung lasa niya, medyo manamis-tamis na medyo maasim-asim. Usually sa dinuguan, it's either maalat or maasim. Ito talagang nagbe-blend, sakto yung tamis at yung sakto yung asim na nalalasa mo sa dinuguan na to. 100 pesos per tub lang to, guys. Good for sharing yun na talaga ng pamilya. So guys, I'm inviting each and every one of you to try and taste itong napakasasarap ng mga pagkain ng ELD Food House. Sa totoo lang guys, walang kahit na isang hindi masarap. Sa totoo lang. Kaya try nyo na, visit nyo sila sa kanilang store. Located lang sila dito sa Blessed Sacrament Street, South City Homes, Santo Tomas, Binyan, Laguna. Then, hindi lang sila nag-o-offer ng mga to, meron din silang seafood style or dampa style na paluto. So, magkakaroon na rin sila ng ganun sa kanilang store. Tapos, meron din sila mga pizza, may burger, may fries, even coffee. Talagang complete talaga sila. One-stop shop na talaga to. Kung talagang kailangan mo ng food trip, kailangan mo lang umorder or pumunta sa ELD Food House. Tapos, ang maganda pa rito, hindi sila ganun kamahal. Budget meal lang sila. Kaya talagang may engineer to ng pamilya. So, they deliver din via Food Panda. Search nila sila sa Food Panda. Then, meron din sila sa GrabFood. So, open sila from 9 a.m. to 11 p.m. every day. Guys, even yung mga frozen foods, meron din sila. Kagaya nga nung kaninang tinikman natin na tapang taal. So, maka-order din kayo sa kanila ng gano'n na pwede nyo iluto sa inyong bahay. Tapos, ang pinakamaganda pa rito guys, open na rin sila for franchising. So, kung matikman nyo to at talagang masarapan din kayo kagaya ko, pwede kayo mag-franchise ng kanilang mga food products. So, visit nyo lang yung kanilang Facebook page, ELD Food House, para malaman ninyo yung details ng franchise. And at the same time, mag-order na rin kayo para matikman nyo na rin. So that's it mga kaswak. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa panibagong food trip. See you next time mga kaswak.